Kay Soto jackpot talaga sa Japan dahil he has all the support from his team at kahit hindi pa siya nakakalaro this season ay tuloy-tuloy ang kanyang development and it shows sa paglaki ng kanyang katawan at kanyang lakas. At finally malapit na magsisimula ang bagong simula ni Kay Soto sa Japan. Kahit injured siya ngayon, ay siguradong pagbabalik niya ay ibang Kay Soto na ang ating makikita. Siguradong mas malakas at mas magaling na Kay Soto ang magbabalik, ay better Kay Soto version na naglaro last year sa Japan D-League. At siguradong ay better version rin na Kay Soto na naglaro sa NBA Summer League na injured, at siguradong better than the Kay Soto na naglaro sa FIBA World Cup who is playing hurt. Ito na ang Kay Soto 2.0 na magbabalik who is fully healthy, at wala nang iniindang sakit sa kanyang likod and will conquer Japan and then the NBA. At kung ibang Kay Soto na ang makikita natin, ay siguradong pagpipilahan na naman siya ng mga teams na gustong makakuha sa kanyang services, and I would not be surprised kung pati ang mga NBA teams ay pipila na rin. Ang laki kasi ng tulong ng long rest ni Kay Soto, at dahil dito, ay nasisiguro na sa pagbalik niya ay fully healed na talaga, at hindi lang fully healed, kundi nasa kondisyon na kaagad si Kay Soto pagbalik niya tentatively by December. Well, speaking of injury, ay magbabalik na rin si L.E. Tenorio para sa Barangay Ginebra sa first week of December. Fully healed na si L.E. Tenorio, sabi ni Coach Tim Con, at ang target date sa kanyang paglalaro ay December 3. Dalawang magandang balita, at dalawang bagong simula para kina Kay Soto at L.E. Tenorio. For Kay Soto very crucial na mag-hilom muna ang kanyang injury bago siya magbabalik, at ganun rin kay L.E. Tenorio na balak ituloy ang kanyang legendary career. Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rice Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kay Soto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kay Soto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kay Soto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Samantala, sinabi ni Coach Popovich na si Wemby ay isa sa mga pinakamature na 19 years old na kanyang nakilala. Wala siyang plano na bawasan ang napakalaking potensyal ng kanyang bagong bituin. At narito ang ilan sa mga karanasan ni Victor Wembanyama sa NBA. Nagtala siya ng 38 points sa isang laro, naglaro sa back-to-back game para sa unang pagkakataon, naging bahagi ng dalawang talo na may 40 points na kalamangan, at nasayang ang kanilang malaking lamang at natalo sa isang laro, at nalampasan nila ang malaking pagkabaon at nanalo pa rin. It's been an education in the basketball world. At ayon sa lahat ng ulat, na ang 7'4 na French rookie is passing the test. Ang mga numero ni Wembanyama sa ngayon ay 19.4 points, 8.4 rebounds, at 2.6 blocks bawat laro. Ang huling player na nagkaroon ng ganitong average sa unang pito niyang laro sa kanyang karera ay si Shaquille O'Neal noong 1992. Noong mga panahon na yon, itinuturing na iisa lang si O'Neal sa kanyang klase. Ang mga pahayag na yan ay pareho rin sa ngayon kay Wemby. We've never seen anything like this, yan ang sabi ng Indiana coach na si Rick Carlisle. Iba na ang laro ngayon, but it's hard to argue what Carlisle is saying tungkol sa kakayahan ni Wembanyama sa inside-outside game ni Wemby. Wala pang rookie na nag-average ng ganitong puntos at rebounds, kasama ang isang tres kada laro. Si Larry Bird ang pinakamalapit na nagawa ito, pero sa maliit ang sample size lang, at halos dalawang 3 points, kada laro ang kaya ni Wembanyama sa kasalukuyan. Binibida ng liga si Wemby, mula nung siya ay nakuha sa draft, at kahit pa bago pa siya na draft. At talagang hindi nagbago yon, pati na rin ang humble na ugali ni Wembanyama. Every night is a challenge, I've still got a lot to prove to teammates and coach. Yan ang sabi ni Wembanyama. Pero maaaring hindi sumang-ayon dito ang kanyang coach. Si Greg Popovich, ang Hall of Famer, ang may pinakamaraming panalo na coach sa kasaysayan ng NBA at pumirma siya ng 5 taong kontrata. Ay naniniwala sa mataas na potensyal ng kanyang bagong bituin. The first thing I would say is that his parents did a very good job. He's one of the most mature 19 years old guys I've ever been around.
His character is incredible. His view of the world is mature. He understands who he is, he feels comfortable in his own skin. He knows that all the hype that has been pretty thick everywhere is something to be ignored. He realized he has work to do. Talent is talent, but he's going to channel that and figure out exactly what his game should be. Yan ang sabi ni Popovic. Naipaita ni Wemby ang kakayahan niya, nagmumula sa unang dalawang linggo na paglalaro sa NBA. Sa katunayan, ang mga laro sa preseason ay kalimutan na sa NBA. Ngunit ginawa ni Wembanyama na must-see TV ang mga exhibition games ng Spurs. Parang mga palabas ang mga ito, nagdagdag pa si Stephen Curry, ang point guard ng Golden State, na mas mababa kay Wemby ng 1 foot. Ay bumida rin, "Bioy trying to jump center in the Warriors exhibition against the Spurs. The guy's going to be great, he's already damn good right now, and I think every game, every opportunity he's on the floor, he's going to continue to get better and better and see the nuances of the game and ways he can play and ways he can exploit the competition. So, he's going to be great," sabi ng Angeles Lakers star na si LeBron James, who entered the league with great fanfare as the highly touted number 1 pick in 2003, and watched Wembanyama deal with the same otherworldly expectations 20 years later. "He's going to be a force in this league for a long time. Once he continues to get experience under his belt, he's just going to get even better." At ito ang sabi ng Phoenix Suns forward na si Kevin Durant, "May mga mahirap na gabi rin. Ang Spurs ay natalo sa Los Angeles Clippers ng 40 points noong nakaraang linggo, at pagkatapos ay natalo pa rin sa Indiana Pacers ng 41 points nitong Lunes ng gabi. Sila ang ikalawang koponan sa kasaysayan ng NBA na nagkaroon ng 2 laro kung saan sila ay natambakan ng 40 points sa unang 7 laro ng season. Ang isa pang koponan na ganito rin ay ang Phoenix Suns noong 2017-18 na naging pinakamahinang koponan ng liga noong taon na yon. That's it for now guys. Pero bago kami magtatapos ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga Marites dyan, basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports. Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rice Nitro basketball shoes? Because once we reach 200,000 subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kaisato himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kaisato. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kaisato. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates.